Hello guys! Welcome back to my channel! Dahil ngayon po ay full moon, kung kaya't kayo po ay uulanin sa akin sa mga pampaswerte sa pamamagitan ng sinag po ng buwan. Pero kung kayo po ay malilate sa ganitong panonood dahil ito po ay pansinag ng buwan, pwede niyo rin po itong gawin sa pamamagitan ng sinag ng araw. Ng Tuesday or Friday ang pagganap ng 6:37 hanggang alas 8 po ng umaga sa sinag po ng araw. At ganun-ganun din po kung ano pong aking isi-share sa inyo, ganun din po inyo pong gagawin sa pamamagitan lang po ito ng sinag ng araw. Pero ngayon, dahil nga po sa full moon, at yan po ay may date kung kailan lamang full moon, kasi ang araw ay lagi-lagi nandyan, yan po ay swerte rin, at swerte rin po itong ating buwan, full moon, kailangan po ay full moon. Pero kapag po siya ay lumilit na nang lumiliit, hindi na po tayo magwi-wish dyan. Ito ay para lamang sa mga kalakihan ng buwan. Ayan. Ngayon, ito po ay isa sa mga pinakamabisang pamamaraan at napaka-epektibo para po mabago ang takbo ng ating pamumuhay. Kung kayo po ay sobrang hirap ang pinagdadaanan sa ngayon, sinisigurado ko po na marireverse po ito. Kumbaga, kung ngayon po ay wala kayong kakayahan na bilhin ang inyong mga ninanais, ito po ay unti-unti niyong mababalikan once na ginawa niyo po ito at kayo po mismo ang makakasaksi sa mga magaganap ng pagbabago sa inyong buhay. Ito po ay minumungkahi ko lamang kung bago niyo po ito gawin, kailangan mula sa inyong puso ang panalangin. Time-team na panalangin mga bossing ha, para mabilis tumalab, para hindi kayo magsayang ng effort. Ang video ito ay para po sa inyo. Today is gonna be a little something more. I've got a plan in mind, a special thing in store. The light bulb is at my head, said, get out and play. Cause you never mga pamamaraan mga bossing ko para mabago ang takbo ng ating pamumuhay. Kaya kailangan lamang ay may lubos kang paniniwala. Kung kayo po ay may alinlangan sa mga ganito, ay huwag nyo na po itong tatangkain gawin kasi hindi po gagana sa inyo ang law of attraction. Ngayon, ganito po mga bossing, sa pamamagitan ng sinag ng buwan na kalaki-laki, maglalabas po tayo ng allspice or kaya po pinatuyong berries. Wala po kayong ganito mga bossing ko, pwede rin po yung pinatuyong ubas, 7 piraso lamang na pinatuyo sa sinag ng araw. Kaya halimbawa, syempre, ang moon naman ay sa gabi, sa umaga po ay pwede na kayong magpatuyo po ng 7 piraso lamang na ubas kung wala po kayong allspice. Kung gusto niyo naman pong bumili ng gantong allspice, ito po ay nabibili sa Lazada at saka po sa Shopee. At ang itsura po niyan ay pinatuyong berries. Ganto po itsura niyan. Ang amoy po niya ay parang star anise. Pero hindi po siya, or kaya po yung clove tea, ganun din po ang itsura po niya. Ay, yung amoy po niya. At yung itsura naman po niya ay bulaklak na pinatuyo, yung clove. Ito naman po ay bunga na pinatuyo. Ito po ay berries. Ayan. Ito po ay sumisimbolo ng kasaganahan. Ngayon, kung wala po kayong ganito at gusto niyo na pong gumawa ng ganito mga pamamaraan, bumili po kayo ng ubas sa inyo pong sa palengke or kaya po ay sa supermarket. 7 piraso lang naman ang ating kailangan para sumimbolo po ito ng kasaganahan. Ayan. At pagkatapos mga bossing ko, ang gagawin po ninyo, kailangan din po natin ng kahit anong uri ng alak. Kahit anong uri po yan, pwede po yan. At pagkatapos, siguro maglalagay ka po sa isang lalagyanan, siguro mga 7 tangkal na kahit anong klaseng alak. Or kaya po ay wine na meron po kayo. Pero mga bossing, mas mainam po na yung bagong bukas, yung may spirit pa po siya. Kaysa po doon sa wala na po siyang, ano, kumbaga matagal ng stock at maaaring ito ay wala ng spirit. Ay, hindi rin po yan tatalab. Mas mainam po kasi mga bossing, yung kabubukas lamang. At pagkatapos, kung halimbawa wala kang allspice, yung 7 ubas na pinatuyo sa sinag ng araw. Pero kung may allspice po kayo, siguro mga isang kutsarang allspice, pwedeng-pwede na po yun. At pagkatapos mga bossing ko, ngayon meron po ako ditong red wine, kaya lang hindi ko po alam kung pwede po itong ipakita kasi bawal din po yan. Ngayon, basta nabanggit ko rin po sa inyo na yun po ilalagay nyo. Pagkatapos, ito po, isang kutsara. At pagkatapos mga bossing, kumuha ka po ng papel at ballpen. Tapos magwi-wish ka po doon na lahat ng mga kahilingan na walang gamit na sana. Susulat nyo po yung date, huwag nyo pong kakalimutan. At ipilido, pangalan at ipilido, ganito po. Sulat nyo yung date,
March 2020. Ano ba pong date na ngayon? Ngayon po ata ay March 10. Tapos, pangalan po ninyo, ipilido. Pagtapos, mga kahilingan, magkaroon ng mga bossing ko ng maraming maraming pera. Magkaroon po kayo, mga bossing, ng magandang magandang bahay. Yan, magkaroon ng magandang magandang bahay. Magkaroon po kayo, mga bossing ko, kayo po na nanonood po nito, ay magkaroon ng magarang-magarang sasakyan. Magkaroon ng magarang-magarang sasakyan. At lahat ng mga pangarap po ninyo ay matupad. Kung kayo po ay isa sa mga nagbabalak magnegosyo or meron pong negosyo sa ngayon, dyan na po kayo yayaman, dyan na po kayo magtatagumpay. At pagkatapos, iligtas po kayo, mga bossing, sa lahat ng kapahamakan at iligtas kayo sa lahat ng uri ng karamdaman at maging masaya ang inyong buong pamilya. Kung kayo man po, mga bossing ko, ay may pinagdadaan ng problema sa ngayon, mabilis nyo po yung masusolusyunan at kayo po ay yayaman at magtatagumpay ngayong 2020. Kayo po mga nanonood nito. Yan po ay panalangin ko sa lahat ng mga bossing ko na nanonood po nito sa ngayon. Lahat ng mga bossing ko, lahat ng video na pinapanood po ninyo, kayo po ay yayaman at magtatagumpay ngayong 2020. At pagkatapos, sulat po natin lahat-lahat ang inyong mga kahilingan, tapos pangalan po ninyo at ipilido at signature. Ayan. Hangad ko sa mga bossing ko ay magtagumpay kasi ako isa rin sa mga numero uno rin na matutuwa kapag po yan ay naganap na. Ayan, at pagkatapos mga bossing, ay lalagyan niyo po muna ito ng asin para walang kumontra sa lahat ng inyong mga pangarap sa buhay. At pagkatapos ay tutupiin po niyo ito. At ilalagay doon sa ating ram or kaya po red wine or kung ano man po ang inyo pong inilagay na dito at kasama po itong ating allspice or kaya ay ang ubas. At pagkatapos, ito po ay gagawin nyo lahat-lahat pong ito sa pamamagitan ng sinag ng buwan, mga bossing ha. At ito po ay i-overnight ninyo at bukas po ng umaga ng alas 8 nyo na rin kukunin para perfectong kombinasyon sa sinag ng buwan at yun din po ang sinag ng araw. Walang dahilan para kayo po ay tambayan ninyo ang mga problema ninyong pinagdadaanan. At ito po mga bossing ko ay ilalagay ninyo sa tapat po ng inyong pong main door or kaya po ay sa center table. Kasi ito pong ating pinatuyong berry, sumisimbolo po ito ng kasaganahan. Mainam po mga bossing sa inyong pong center ng tahanan nakalagay ang inyong wealth. Ito po ay sumisimbolo na kasi nilagyan po natin ito or kaya kung wala po ng ganito ay ubas, 7 pirasong ubas na meron pong kahit anong uri ng ram or kaya po ng wine na meron po kayo, lagyan nyo po ito. Doon nyo po siya ilalagay. Ngayon mga bossing ko, kapag po nakakita nyo na medyo ano na po siya yung kumbaga madumi na, pero may mga sinisigurado ko po sa inyo na bago po ito magdumi, marami na rin mga pangarap nyo na natupad po dito na isinulat. Pagkatapos, ang pagtatapon po nito mga bossing, bubuksan nyo po sa inyong tubig gripo habang ito po'y binubuhos ninyo yung mismong laman po. Pero, salukin nyo po muna yung mga berries, yung allspice natin at saka yung ubas. Pwede nyo po siyang alisin at ilagay sa isang papel at hayaan nyo siyang masinagan ng araw. Pagtapos ito po, ibuhos nyo po yung mismong hinalo po natin na wine na yan. At iyan po ay ilagay po ninyo sa, hayaan nyo po na sa lababo, hayaan nyo po na makaagos ito sa malayo, buksan si gripo, hayaan makaagos sa malayo. At pagkatapos po niyan, kumuha ka ng isang kutsarang suka, lagay nyo po ito. At mga bossing ko, yung pong ubas or kaya po ito, pwede nyo po siyang tahiin sa isang tela. At pwede nyo po itong ilagay sa inyong pong pitaka or sa inyong bag or sa inyong bulsa or pwede nyo rin po itong ilagay sa ilalim ng inyong unan. Inisigurado ko mga bossing na kayo po ay magkakaroon ng sobrang makapangyarihan na anting-anting or kaya po eh meron po kayong pampaswerte na sobrang magiging sobrang effective po nito. Ito pong ating allspice or kaya yung tinuyo nyo pong ubas na pito at yan po ay magiging sobrang epektibo na makaakit ng kasaganaan dahil yan po ay sa perfectong kombinasyon sa pamamagitan ng buwan at ganoon din po ang sinag ng araw. At yan po ay naibabad pa natin sa wine. Kumbaga, perfecto or kaya ram, perfectong pagkakagawa po yan para hindi nyo po matambayan ang mga problema po ninyong pinagdadaanan. Kung kaya kayo po mga bossing ko ay nakakaranas ng sobrang paghihirap at once na nagawa nyo po yan, sinisigurado ko po sa inyo, kayo po mismo ay mararamdaman nyo kaagad ang ganda ng daloy ng swerte po sa inyong buhay. Kung never nyo pa po ito nagagawa at ginawa nyo po ito, kayo po mismo ang mga makakasaksi sa maaaring maganap ng pagbabago ng inyong buhay.
Ito po mga bossing, kung tinuturo ko sa inyo ay napaka-perfectong sangka para mabilis na matupad kung ano man po ang mga ninanais po ninyo sa inyong buhay. At kung kayo po ay sobrang paghihirap ang pinagdadaanan sa ngayon, kayo po mismo makakasaksi na lagi kayong iniaadya kung saan mapapaigi ang inyong buhay. Yun lang po guys, salamat po sa panonood and don't forget to subscribe my channel. Kung kayo po mga bossing ko ay may mga alinlangan sa mga gato papaswerte, huwag niyo po itong tatangkain gawin dahil ito po ay magiging wa-effect din po sa inyo. Pero mga bossing, kung kayo po ay naniniwala sa mga ganito at nung natapos na itong aking video ito ay parang gusto niyo siyang gawin, huwag na po kayong magpatumpik-tumpik pa dahil maaaring dito na po kayo aasenso. Yun lang po guys, salamat po.